What's up guys? So here I am again, yung General Loren here. So today, pag-uusapan natin yung hula ni Nostradamus, kilalang philosopher sa buong mundo na nagkatotoo. Kung tunay nga na nasa pahina ng kanyang libro kung sino yung magiging presidente natin sa 2022 na siyang mag-aangat sa ating bansa sa kaunlaran. Abangan natin to guys. So before that, if you are just new in my channel, please watch the video after this so that you have an idea what is our channel all about. Thank you and mabuhay. God bless us all. Boom! Buti na lang. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado mag-iinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa malaking lupa. Ow! Oh! Gotta love it. Brown Hand Records, baby. Woo! Okay guys, so simulan na natin. So marami naman siguro na kilala sa atin kung sino si Nostradamus. At marami nakakaalam kung ano yung mga nahula niya or mga nahulaan niya na naganap at naging totoo. At sa mga hindi pa nakakilala, siya si Michel de Notre Dame or kilala sa pangalang Nostradamus. Siya ay isang French astrologer at physician. Marami siyang hinulaan na nagkatotoo. Ngunit dito malalaman natin kung tama nga ba ang hula niya at meron siyang kinreate na libro. At dito sa librong ito, nakasulat yung mga prophecies niya na mangyayari sa buong mundo. At yung iba nga ay nangyari na. Ngunit dito sa video na to, malalaman natin kung nagkatotoo nga at kung totoo nga ang hula niya regarding doon sa magiging presidente ng ating bansa na natapos na nga ang eleksyon nitong May 9, 2022. Nasa hulang yon sinasabi na itong presidente na to mag-aangat sa bansa, sa kaunlaran, at sa kaginawaan. So malalaman natin dito guys kung ano nga yung nakasulat sa kanyang libro. Kung ito nga ba ang totoo nakasulat sa pahina ng kanyang libro na nagkatotoo. So himay-himayin natin ito guys. In the 57th of 19th century, the peace and justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Ngayon mga kaibigan, kung ito ay i-decode natin isa-isa, sinabi dito na in the 57th of the 19th century, an innocent boy shall be born. Ang tanong ay sino yung innocent boy na tinutukoy dito na ipinanganak noong 1957? Kung titignan natin ang birthday ng mga nag-file na ng kanilang COC o Certificate of Candidacy sa pagkapresidente, ay makikita nating merong isang tao dito na ipinanganak noong 1957. Ito ay walang iba kundi si former Senator Bongbong Marcos na isinilang noong September 13, 1957 na tutugma sa sinasabi ni Nostradamus sa unang parte ng kanyang propesiya. Ngayon, ang tanong naman ay paano tayo nakakasigurong Pilipinas nga ang tinutukoy niya dito? Kung babasahin natin uli yung teksto, sinabi niya rin na the peace and justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Sinasabi lang dito mga kaibigan, na sa land of the Oriental Pearl in Asia, which is ang ibang tawag sa bansang Pilipinas, ay may ipapanganak na inosenteng bata na maaaring ang tinutukoy niya dito ay si former Senator Bongbong Marcos
dahil siya ay isinilang noong 1957 dito sa Pilipinas. Ngayon mga kaibigan ay basahin naman natin ang susunod na paragraph. The yellow evil holding the 15th fire will burn, and its nation having the power of the three stars will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Kung titignan natin ang first part ng sentence na the yellow evil holding the 15th fire will burn, ay mapapatanong tayo kung sino kaya ang tinutukoy niya ditong the yellow evil na may hawak nung 15th fire. Mga kaibigan, kung titignan natin ang listahan ng mga naging presidente ng Pilipinas, ay makikita nating si Benigno Aquino III o mas kilala bilang Noynoy ay ang ika-15th president ng ating bansa. At alam naman siguro nating lahat na ang partido niya ay ang Liberal Party, which is color yellow, natutugma sa tinutukoy ni Nostradamus na the yellow evil holding the 15th fire. On to the next part, sinabi niya rin na will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Basically, ang tinutukoy niya dito ay ang susunod daw na presidente kay Noynoy Aquino ay hindi na miyembro ng Partidong Liberal, which is ang 16th president nga natin ngayon na si Rodrigo Roa Duterte. Sunod mga kaibigan, sinabi niya naman na blessed are you, land of promise. The first golden sunbeams shine as noon they shall shine from you. Ang tinutukoy niya ditong land of promise ay ang bansang Pilipinas, at inihahanda na raw ni President Duterte ang pagbabalik ng Golden Era na pamumunuhan nga ng itinakdang si Bongbong Marcos. Sunod mga kaibigan, sinabi niya naman dito na and will start his work at the year of the tiger, its people shall honor and force him to be the savior, leader. Ibig sabihin lang nito ay magsisimula ang kanyang trabaho sa Year of the Tiger, at para sa mga hindi nakakaalam, ang taong 2022 ay Year of the Tiger. Sinabi rin na people shall honor and force him to be the savior, leader. At kamakailan lang ay pinili ng Partido Federal ng Pilipinas bilang representative sa posisyon ng pagkapangulo si Bongbong Marcos, na nag-file na ng Certificate of Candidacy noong October 6, 2021. Sunod mga kaibigan, at ang last part ng propesiya, sinabi niyang, this is the glory of all glory. The hope of all ages is born from the city, from the north. Sinasabi lang dito na ang pag-asa raw ng buong bansa ay nakasalalay sa isang taong tubong norte, na alam naman nating lahat na si former Senator Bongbong Marcos ay ipinanganak sa Ilocos na located sa northern part ng Pilipinas. Yun, okay. So napanood nga natin yung video na yun, no? Galing sa YouTube channel ng Hiwaga. So nakuha natin yun, engineer ko dito, para at least mapag-usapan kung kayo, ano nga ba sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo na yun nga ang totoong hula na nakasulat doon sa pahina ng libro ni Nostradamus? Well, kung totoo nga talaga yun na meron ganun, yun na nga, nanalo na nga si Bongbong Marcos at siya na yung ating presidente ngayon. Eh nakakuha siya talaga ng majority votes, which is 31 million plus votes. So sobrang dami nun guys, and sa history ng Pilipinas, parang ngayon pa lang yata nagkaroon ng votes na ganyan sa presidente. So, historical yung pangyayari nung last May 9, 2022 election. At ako, syempre bilang Kristiyano, mas naniniwala tayo na linoob ng Diyos na manalo si Bongbong Marcos dahil may layunin siya. May layunin ng Diyos para sa ating bansa. Kaya
Sama-sama tayong ipanalangin, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating mga newly elected officials, lalo na yung ating presidente at ating vice-presidente, na nawa ay maiangat nila ang ating bansa tungo sa kaunlaran. At marami nawang kababayan natin ang mag-benefits sa pagkapanalo ng bawat isa. Pero syempre, nasa sarili pa rin natin yung pagsisikap, guys. So, makakatulong lang yung ating mga binoto para matugunan yung pangangailangan ng ating bansa. Pero nagsisimula pa rin yan sa ating mga sarili. Okay, guys. So, hanggang dito na lang. Nawa, pagpalain tayo ng ating Diyos na may kapal, ating Diyos na dakila, at i-bless ang bawat siya sa atin at maging daluyan na pagpapala sa bawat kapwa at sa mga taong malapit sa atin. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you sa panonood. And God bless us all. And video credit again dun sa video channel, YouTube channel ng Hiwaga. God bless us all. Boom! Don't forget to subscribe in my YouTube channel. Just click the subscribe button and the notification bell for more video updates. Thank you!